that makes a difference as we sing for your glory. Holy Spirit, surround us with your presence that makes a difference. Holy Spirit, fill us with your fire of revival. We believe, we receive. Amen. So ngayon pong umagang ito, we will sing songs that will exalt the name of Jesus, declaring that our God is greater and He is higher than any other. Sige nga po, malakas mong palakpak para sa ating Diyos. Hallelujah, hallelujah, Jesus. We thank you, Lord, for this wonderful day that you've given to us. Hayaan niyo nga po, Lord, na malaya kang kumila sa aming kalagitnaan. We thank you and we bless you. In Jesus' name is we pray. Amen. Amen. Ito, tayo pa'y umahawit sa ating Panginoon. Hallelujah! Ito, let's give our best praise and worship to our God. Let's sing, water, you turn into wine. Water, you turn into wine. Open the
eyes of the blind, there's no one like you, none like you. Into the darkness you shine, out of the ashes, out of the ashes we rise. There's no one like you, none like you. Sing, our God is greater. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is cedar, awesome and mellow. Our God, our God, man. Let's sing it once more. Water you turn into wine. Water you turn into wine. Open the eyes of the blind, there's no one like you, none like you. Into the darkness you shine, out of the ashes we rise, there's no one like you, none like you. Sing, our God's greater. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is cedar, awesome in power. Our God, our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is cedar, awesome in power. If our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, people of God, let's declare. And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand with us more? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, don't let the ladies sing. And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand? All the gentlemen, against? If our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? What could stand against? What could stand against? What could stand against? Our God's greater, our God's stronger. God, you are higher than any other. Our God is cedar, awesome in power. Our God, our God. For the very last time, let's sing. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is cedar, awesome in power. Our God, our God, our God, our God. Our God, our God, our God, our God. Man, we will continue to declare that our God whom we are serving is a holy God. And He is here in this place. Hallelujah. Now let's sing. Holy, we cry.
God is here. God is here. God is here. God is here. He is able. We draw near to see Jesus face to face. Oh, God is here. God is here. God is here. He is faithful. We draw near. Whoa, Jesus, be with you. God is here. God is here. God is here. God is here. He is able. We draw near to see Jesus face to face. Jesus, be with me. Shouts of praise, hallelujah! Thank you, Jesus! Hello, give you praise, Jesus! Hallelujah, hallelujah! Amen, thank you, Lord! Tunay nga po, napakasalap umabit sa ating Panginoon, amen! Amen! And bilang nga pong response sa Kanya nga pong kabutihan, sa Kanya nga pong kadakilaan sa ating mga buhay, and as we believe that He is in our midst today, we will lay down our crowns before Him. We will kneel before Him as an act of reverence to our Lord, our Master, our Savior. Hallelujah. We can sing a new song before Him. Jesus, You are in our midst today, and we worship You, oh Lord. We give reverence to Your presence. You are our God. Sing the song. We fall down, we lay our crowns at the feet of Jesus. The greatness of mercy and love at the feet of Jesus. Sing it once more. We fall down. We fall down. We lay our crowns at the feet of Jesus. The greatness of mercy and love at the feet of Jesus. And we cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy. Is the sing it once more. We fall down. We fall down. We lay our crowns at the feet of Jesus.
is love, mercy and love at the feet of Jesus. And we cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy. Holy is the Lamb. Sing, we cry. Worthy is the Lamb.
the darling of heaven, crusade. The darling of heaven, the darling of heaven, crusade. The darling of heaven, the darling of heaven, crusade. The darling of heaven, crusade. For the very last time, the darling of heaven. The darling of heaven, crucified, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, oh, worthy is the Lamb. Jesus, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, oh, we'll sing your praises, worthy is the deserves our praise, our worship. Can you give a hand of praise to our living God? Come on, a hand of praise to the one true King, to the one living God, who is worthy, worthy. Lord, you deserve our praises. Wala na nga pong ihigit sa'yo, wala nang papantay sa'yo, Panginoon. Ikaw lamang pong nag-iisang Diyos, ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos ng himala. You are alone, you alone is our God. You are our great God. At wala na pong makakapalit ng Panginoon. Napakabuti mo, Father God. Thank you. Thank you for your very presence in this place, Lord. Salamat, Panginoon, dahil alam ko na ngayon pa lamang ay pinupuspos mo na nga po kami, Panginoon. Thank you for the presence of the Spirit in this place. Hallelujah. And today, Lord God, as we continue to worship you, naparito kami, Panginoon, upang sambahin ka. Naparito kami, Panginoon, upang dakilain ka.
And I pray, Father God, that you inhabit the praises of your people. Speak to us, Lord God. Breathe on us, O God. Dwell in our hearts, Lord God. Dwell in our midst today, Father God. Dalangin ko na ang bawat isa sa amin ay patuloy na mapuspos ng Santo Espiritu. Today, Lord, as we listen to your word, may you continue to speak to us, Lord, to reveal to us your message this very day, O God. In this service, Lord, dalangin ko, Panginoon, abutin mo ang bawat isa sa amin, maging sa mga nasa on-site or maging sa mga nanonood live, Lord God, on our live stream. Lord, abutin mo ang bawat isa sa amin. And we pray for your messenger, Lord God. I pray that you continue to bless him exceedingly and abundantly, Lord God. And patuloy kang, Panginoon, na lukuban mo siya ng banal mong spirito. I pray, Father God, na ikaw nga lamang po ang kanyang maitaas sa kanyang buhay. As he preach your word, Lord God, hayaan mo, Father God, na maibahagi niya sa amin yung nais mong mensaheng mapakinggan namin, Panginoon. Hallelujah. I pray that may he glorify you, Lord. May he only speak what you want to say, Lord God. Anoint him from the crown of his head down to the very sole of his feet, Lord God. At tanging pangalan mo lamang ang maitaas sa kanyang buhay. And even, Lord God, we pray for your message. I pray, Father God, we pray, Lord God, na patuloy mo nga po itong i-bless, i-anoint, O God, that as we hear from this message, Lord, marami po kaming matututunan at marami pa pong ma-grasp po namin yung mensahe na nais mong iparating sa amin, Panginoon. At walang lalabas sa lugar na ito na hindi na pagpapala ng iyong salita, Panginoong Jesus. Walang lalabas sa lugar na ito na hindi na pagpapala mo, Panginoon. Walang lalabas sa lugar na ito na hindi nare-renew ang kanilang mga kalakasan. Thank you, Father God. Thank you for this very moment, O God. Patuloy kang maitaas sa aming kalagitnaan. I pray for the Holy Spirit to fill in this, to dwell in this place, O God. Touch each and every hearts of your people. At patuloy kang malugod sa aming mga buhay. Panginoon, purihin ka nga po sa umagang ito. Purihin ka nga po sa araw na ito. At wala po kami nga ang kininakahit na anong kadakilaan. Bagkus, Lord, we give back all glory, all honor, all praises, all power to you. This is our prayer. In Jesus' name we pray. Amen, amen. Malakas pong palakpak sa ating Diyos. Praise the Lord. Sa malakas na palakpak sa ating Panginoong Jesus. Hallelujah! God is good! And all the time, ayan, habang tayo po'y paupo, ay kamayan natin ang ating katabi. Sabihin po natin, I'm glad you're here. Ayan, sige po, tayo magkamayan as we welcome one another in the presence of the Lord. Pag nakamayan nyo na yung paligid nyo, then you can sit down. Praise the Lord. Isang maganda at pinagpalang umaga po sa inyong lahat. Welcome po sa Jesus is Lord Church San Marcelino, Malate, Manila. Today we celebrate our pre-Sunday anniversary celebration. O, diba? Sabi mo sa katabi mo, Happy 32nd Anniversary, JL San Marcelino, Malate, Manila. Woo! Ulang ang sinabi niyo eh. Sige po, sabihin niyo sa katabi mo, Happy 32nd Anniversary, JL San Marcelino, Malate, Manila. Woo! Ayun! Palakas na palakpak sa Panginoon. Ayan, ngayon pa lang ay feel na po natin ang celebration kasi po this coming Sunday, wala tayo dito. And we're praying na meron tayong live stream, pero kahit wala pa tayong, hindi pa natin sure kung may live stream tayo, this coming Sunday, basta ire-record namin para mapanood nyo dahil meron na po tayong kasunduan na sa Life TV Foundation na basta bigyan natin sila ng recorded anniversary natin, papalabas nila yun sa TV. O,
diba? Excited kayo? Kaya pagpunta nyo doon, naka-makeup kayo, ha? Anyway, kidding aside, alam pong excited tayo sa ating 32nd anniversary. At alam ko po na yung ating mga pananalangin ay hindi mawawalan ng kabuluhan. Last Friday po ay nagtapos ang ating 21 days prayer and fasting. Pero kahit tapos na yung fasting natin, tuloy pa rin ang prayer. Amen po. Kaya po sa Sunday, kita-kita po tayo saan? Sa Girl Scout of the Philippines, dyan po sa Padre Faura, bago mag-taf kung galing kayong Paco Park. At ang ating gawain ay magsisimula ng alas 3 ng hapon hanggang alas 6 ng hapon. And first time po ng ating speaker po is none other than our Reverend Pastor Joey Crisostomo. Kaya po, mag-imbita po tayo. Punuin po natin ang 520 maximum seating capacity ng Girl Scout of the Philippines. So come one, come all. Huwag kang pupuntang mag-isa. Okay po? Kailangan may kasama tayo. Amen po? Dahil sayang naman yung presence ng Lord pag konti lang yung makakakatch. Kailangan marami po. First timer, old timer, sabi ko nga sa ating speaker ngayon, let it also be a reunion sa mga nakakapanood, nakakaalam ng anniversary, mga nanggaling dito po sa Bible Training Center mula pa nung sinaunang panahon, 32 years ago. And even beyond that, magkita-kita po tayo this coming Sunday, alas 3 po ng hapon hanggang alas 6. So nakausap ko si Sister Mian, Sadya, oy na, ni-invite ko siya. Manggagaling pa siya ng Cavite. Yung ating speaker ngayon, manggagaling pa ng Laguna. Ini-invite ko rin sila. So, ating pong pagsaluhan ang kakaibang mensahe ng Panginoon sa ating 32nd anniversary. Kaya sabi mo sa katabi mo, punta tayo, ha? Hahanapin kita doon, ha? Tawag kang pupunta mag-isa. Punta ka na kasama ang pamilya, kaibigan, kapitbahay, katrabaho, ka-eskwela, dahil alam kong kikilos ang Panginoon sa araw at oras na yon. Amen po? Palakpakan po natin ang Lord. So, sa Sunday, June 30, 32nd anniversary ng GIL San Marcelino, Malate, Manila, gaganapin sa Girl Scout of the Philippines from 3 p.m. to 6 p.m. So dahil ito po ay pre-anniversary celebration, espesyal ang atin pong panauhin para mag-deliver ng Word of God. Actually, hindi na siya talaga iba sa atin kasi mas nauna po siyang naging sub-district coordinator kesa po sa akin. Panahon pa ng sinauna, hindi maganong katagal, pambira naman. Noon kasi ang tawag ay sub-district coordinator. So, naging SDC ako, pero nauna siya. Halata naman, Joe, kasi matangkad siya. Ayan, so, isa po siya sa tinatawag kong kuya way back 2000. Oo, tapos po ay nag-serve siya po sa Lord sa ating church. Mula pa nung una, no, bakit siya nalipat? Kasi lumipat po sila ng bahay. Nakakuha sila ng house doon po sa Laguna. Kaya po doon siya nalipat at nagtuloy naman yung gawain ng Lord sa kanyang buhay through GIL Look chapter. Pero prior to that, alam nyo ba na yung hawak niya, yung GIL Paco, na ang tawag ay Nehemiah Sector, sila yung kauna-unahang naging Sunday service na lumabas from BTC. Kasi po ang BTC ay Mother Church. Ayan, mula po dito sa BTC, nanganak. Sila yung unang anak. Kaya kuya to eh. Ayan, so yung Nehemiah Sector, yun na po yung ating Paco, Joseph Sector. Pero siya po yung ginamit ng Lord as pioneering pastor dun po sa GIL Paco. At kahit nawala siya at napunta siya sa Look, tuloy pa rin yung gawain ng Panginoon. Kaya malalim po ang ugat ng lingkod na ito ng Panginoon sa ating lugar. Kaya marapat lamang na siya po ay ating pre-anniversary speaker. O, oh, diba? Kasama po niya ang kanyang napakagandang may bahay, si Sister Evelyn, at ang isa sa kanyang anak, si Sister Nikki, with her husband, Leo, at ang mga kaibigan from GIL Look. Pero alam ko po na excited tayo to hear from God's messenger, the message of the Lord for us. Amen po? Sabi mo sa katabi mo, excited ako. Ikaw rin ba?
Oo, kaya buksan ng tenga, buksan ng mata, pwede namang magsalita pero dapat mahina para full attention tayo in the hearing of God's message. And so without further much ado, it is with great joy and gladness that I present to you ang ate pong minamahal na speaker for today. Siya po ay walang iba kundi si Pastor Noel Nicolas Balbona III. Kalimutan ko yung middle eh. Glory to God! Malakas na palakpak sa Panginoon! Mukhang maglilid ako ng kanta. Praise the Lord! Praise the Lord! Sa Diyos po ang papuri, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sabi ni Pastor Leo Alconga, pag ganyan ang palakpak natin, the Lord. Isa pa pong palakpak sa ating Panginoon. Glory be to God. Glory be to God. Glory be to God. Glory be to God. Malinaw na ba? Malinaw? Malinaw. Praise. Praise God. Yun, gumaganda. Habang tumatagal, gumaganda. Purihin po ang Panginoon. Ako po'y parang iba yung pakiramdam ko nung nagsasalita si Pastora Shirley. Yung iba nakalimutan ko na yun pala, mayroong mga bagay na hindi ko na siya naisip. Pero lahat po yan ay dahil po sa grace ni Lord. Lahat po yan. And nakakamangha pag tinitingnan mo yung nakaraan. Pero bago to, unahin ko na yung pagbati sa inyo ng 32nd anniversary sa ating minamahal na Pastora Shirley at sa lahat ng mga manggagawa. Ang dami na pong mga naabutan ko pa rito yung mga dati na. Nandito pa rin sila. Salamat sa inyong mga buhay. At ganun din naman. Sige po. Sa mga nakikita ko mga young faces. Yan, hindi ako magbabanggit ng edad. Mga young faces. Salamat sa Samuel, sa kanyang introduction kanina na quicken sa aking puso. It is hard na maging katulad ng Panginoon. Oo, gagamitin ko na yun mamaya, hiramin ko. Praise God. Totally, we are family here. And binabati ko po ang lahat ng mga nanonood ng programa ngayon dito ng service, second service sa BTC. Diyan lang po kayo, pairali nyo ang pananampalataya ninyo sa Panginoon. Walang imposible sa Diyos. Kapag may faith ka, ako po'y naranasan ko sa Arolia, hindi pa nag-uumpisa ang gawain, kumikilos na po'y ang Panginoon. Kumikilos na po siya dahil po nakikita niya ang puso ng mga tao. Nakikita niya ang mga puso ng mga tao na dinidesire. Malalim ang pagnanasang makapiling siya. Walang iba'y nahangad yung mga tao kundi yung presence ni Lord eh. Saka nakakita alas dos ng hapon eh, puno na yung Arroyo High School. Sa seminar, sa labas, kahit mainit, walang reklamo. Marami sa atin nakaabot doon. Purihin ang Panginoon. At isa pong privilege na hindi ko rin alam na nagagamitin ako ng Lord. Wala naman sa isip yung ganun eh, na magpapastor o ano man. Gusto ko lang magiging rockstar. Tumutugtog kasi ako, pero hindi pala yun yung plano ng Diyos. At hindi ko pwedeng hindi babanggitin si Pastor Paul. Pastor Paul Narido, na isa sa pinakamatagal na pastor na naging pastor ko. At ang laki ng influence. Ang dami ko pong naging pastor dito eh. Natin, dito. Kasama si Pastora Shirley. At sa pamagitan ng buhay po nila, nakita ko po nung ginagamit na ako ng Panginoon na ang buhay natin ay hindi para lang sa sarili natin, kundi para din sa iba. At grateful po ako kay Lord. Dahil yung ibang mga influence po nila, even yung mannerism, na influence ka, even lalo na pinakamahalaga, yung alab ng puso. Natawag natin sa English is passionate. Passion. Diba? Yung tempo,
ng ano ng anniversary is revival, the fire of revival, about fire, apoy ng revival. Ano yan? Matindi yan. And may revival po talaga. And I'm grateful sa lahat ng mga nangyaring yon simula sa BTC. Grateful po ako sa Panginoon dahil nakita ko yung grace niya. Wala na po iba. Yung grace po niya. Yung grace niya. At nung ako'y napunta ng Look, hindi ko rin alam na ganun yung mangyayari. Hindi ko alam na ganun yung mangyayari. Pero ang Lord ay mayroong kapahiwatig na through vision, through dreams. Hindi ko pinapansin dahil ayoko pumunta ng province. Ayoko po. Tinatanggi ko yon. Pero sa mga pastor po, nakasama po natin dito dahil Linggo, ikwento ko muna sa inyo, mga 2 oras po ito. Mahaba eh. Biro mo, 14, 13 years, ngayon lang po ako uli nakabalik dito. Kaya, pagbigyan nyo na ako, nanamnamin ko yung nandito ako. Oo, kasi ito eh, yun, pre-preach ka, maabot na yan. Diba? Pero purihin po ang Panginoon sa ginagawa ng Panginoon. For God's glory naman po ito. At nakita ko po yung paggamit niya sa akin. Naalala ko noon sila Pastor Milan, sila Pastor Arnold, at iba pa yung mga kasama po natin dito. Ginamit din sila ng Panginoon to encourage po ako na nung nararamdaman na meron ng ganong mga pangitain at meron ng pahiwatig po ang ating director noon, si Pastor Virgil, ay nandun po yung encouragement nila. Nagbigay po sa akin ng encouragement at pagdating ko doon, lahat ng natutunan ko po sa aking pag-vlog dito, matagal din eh, tagal, ay nagamit ko po doon sa tulong po ng Panginoon. Kaya sa Diyos po ang papuri, sa Diyos po ang papuri. Sige po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise to God. Nakakamangha dahil nakita ko po yung mga young faces po dito, yung mga hindi naman nalalayo edad ko sa kanila. Talagang matagal na eh. Ano na po ako eh. Ilang taon na ba ako may? Ha? Nung nakaraan, sabi ko kay Pastora Shirley doon, 65. Mali ako. 67 na pala ako. Isa, pag hindi mo napapansin, ano, ang bilis ng panahon, natatawa tayo, pero ganun po. Yung iba rin, hindi ko sinasadya talaga. Dahil, sabi ko, sa panahon natin ngayon, napakabilis talaga ng panahon. Now, siguro, diretso na tayo sa ating lesson for today. Our topic for today is about yung ating in line with our theme, a call to imitate Christ. A call to imitate Christ. Entitled po, The Spiritual Man. Merong kaisipan ni Kristo. Yan po yung pag tinagalog natin. Pero, hindi kaagad yan nangyayari sa isang Kristiyanong tumanggap kay Lord. Meron niyang process. Ang Diyos ang gumagawa niyan. Ang lahat naman na nangyari sa buhay natin ay dahil po sa Panginoon eh. Dahil po sa Kanya. Dahil sa habag niya. Tingnan ko lang po yung aking introduction. In Romans chapter 8 verse 29, sabi doon, pinili niya tayo, a portion of that verse, pinili tayo para maging katulad niya. Ito yung verse na all things work together for good. Lahat ng bagay ay nagkakalakit-lakit na ang Diyos ay gumagawa sa mga taong nagmamahal sa Kanya. Nabasa niyo po ba yun? Siya yung kumikilos, siya yung gumagawa. Hindi sa lahat ng tao, kundi sa mga taong nagmamahal sa Kanya. Kapag nagmamahal ang isang tao sa Kanya, sa Diyos, siyempre, nagpapasakop siya sa Panginoon. Diba? Hindi naman mag-i-intervene ng Lord sa buhay natin without our permission. Kailangan pa rin, kahit may plano siya, kahit tayo po'y plano niya na ganun mangyari, meron pa rin tayong parte na gagawin dun. Yun ang tawag dun ay yielding or surrender sa Kanya, sa Kanyang kalooban. Kaya, binabago tayo ng Panginoon. We need to remember the revolutionary truth of Christianity that Jesus died for us, that He might live in us.
Our lives are now in union with Him, and we have been given the mind of Christ. Tingnan natin yung ating text. Who can ever know what is in the Lord's mind? Can any tiningnan mo yung kahinaan mo at minsan talaga nagpipil tayo, mukhang hindi yata ako umaakma sa verse na to. Diba? Ito yung sabi ni Prophet Samuel kanina eh. Brother Samuel. Alala kasi yung Prophet eh. Pangalan kasi ng propeta yun eh, Samuel. Pag tinitingnan natin to, talagang mahirap. Mahirap. Without the Holy Spirit, we cannot live the Christian life. Kaya araw-araw, nagpapasakop tayo sa Kanya. Araw-araw, binabago tayo ng Panginoon through the power of the Holy Spirit. Sabi po ng isang translation dito, Easy Translation in verse 16, nobody can know what the Lord God is thinking. Nobody can tell Him what He should do. But we think about these things in the same way that Christ thinks. Nilagdagan ko po para medyo maintindihan po. Gusto ko rin maintindihan. Bendo, nababasa ko to. Pag binabasa mo ang Word of God at tinitingnan mo sa ibang translation at bisan mo matuto, tinuturoan ka rin ng Holy Spirit. Tinuturoan ka niya. Personally, nagtuturo siya para maunawaan natin. Pero pag ayaw unawain ng tao, hindi talaga siya matututo kahit patnubayan siya ng Holy Spirit. So sabi po dito sa Amplified, for who has known the mind and purposes of the Lord? So as to instruct Him. But we have the mind of Christ. Tapos in close parenthesis, to be guided by His thoughts. Nagkakaroon tayo ng pag-asa ngayon. Lord, ang hirap yata magkaroon ng ganitong kaisipan. Lalo na sa panahon natin ngayon na agawan ng atensyon. Nasundan niyo po ba ako? Oo, sabi ng isang preacher, ito po yung pinaka-distracted generation. Ang daming kumukuha ng atensyon ngayon sa mga tao. Iba na yung nagiging focus kahit Kristiyano na ay maaring na tinatawag na madrip ba? Yung bang, yung drifting, yung po bang maligaw ka? Sa umpisa, kala mo wala. Kala mo okay ka lang. Mamaya, pupuntahan ko ulit yan. Pero hindi. Napakadelikado po ng panahon ngayon. Kaya mas lalo natin kailangan ang Panginoon. Mas lalo natin kailangan ang salita ng Panginoon. At mas lalo rin natin kailangan ang bawat isa sa atin na nagpapalakasan tayo sa discipline ng tinuturo sa atin ng ating Panginoon. So, sabi dito, to be guided by His thoughts and purposes. Tinignan ko ulit sa isang translation. Yung pong Amplified pero Classic Edition. Sabi rito, for who has known the mind, who has known or understood the mind, the counsels, the purposes of the Lord as to guide and instruct Him and give Him knowledge. But we have the mind of Christ, the Messiah. And do hold the thoughts, feelings, and purposes of His heart. So sa expanded meaning, mas naunawaan natin itong ating pinag-aaralan dahil pinagtitibay tayo ng Panginoon. Ang buhay natin ay nakapredestined. Yung pinili ka na ng Panginoon. Pinili ka na niya. At tayong lahat ay gusto niyang maging katulad sa kaisipan ni Kristo. Hindi, do not misinterpret. Hindi para maging Diyos, kundi maging katulad ni Kristo sa kanyang karakter. Sa kanyang mga ways, kung paano niyang ginagawa ang isang sitwasyon, si iba-iba tayo, unique minsan ang mga sitwasyon natin, pero ang Lord, punong-puno siya ng wisdom, hindi siya naubusan ng kapangyarihan, at sa tulong niya, tinuturoan niya tayo to deal with every situation. Lord, paano ba to? If you know the mind of Christ, ay na-apply mo ang wisdom. Ginaguide ka niya sa kapangyarihan ng Holy Spirit and through the Word of God. Basic ito, pero mahalaga.
Kasi may mga Kristiyano, wag naman. Alam ko, wala naman dito na binibitawan nila. Kala na okay na. Pag may victory, merong open doors, naka-breakthrough, binababa na yung armor niya. Parang nagiging, ano na, easy-easy ang buhay. Hindi na siya nagiging seryoso. Pero, kailan tayo nagkakaroon ng victory? Ewan ko kung nararanasan ninyo. Mas lalo ka magbantay kapag ikaw ay nagtatagumpay. Kasi ang tendency ng tao, pag okay na lahat, parang unguarded na ang kanyang buhay. Unguarded na ang kanyang buhay Kristiyano. Nagiging light. Nagiging light na ang pakikitungo niya sa mga salita ng Diyos, sa warning ng Panginoon. Sabihin natin warning. Sa mga babala. Ang Bible ay balance. May pagpapala, pero meron din pagpaparusa sa mga hindi sumusunod sa Diyos. Amen ba? Yan nakalagay sa Bible yan. So, kinuha ko lang isang portion sa Tagalog. Nasa atin, sabi ng isang Tagalog doon, we have the mind of Christ, nasa atin ang kaisipan ni Kristo. Meron tayong kamalayan ngayon nung na-born again tayo. Meron tayong kamalayan tungkol sa Panginoon. Pumasok sa puso natin ang takot sa Diyos at natuto tayong ibigin ng Diyos sa buhay natin dahil nadama natin. Siya muna'y nagpadama ng pag-ibig niya sa puso natin. In our response sa kabutihan ng Diyos, ay ganun din, kaya nagpapasalamat tayo sa Kanya. Amen? Glory to God. Nasa introduction pa lang po ako eh. Every believer has the mind of Christ. Pero maganda rin, binubulay-bulay na. Sa ating connection kay Lord. At magkaroon tayo ng tinatawag na spiritong nagpapaturo pa rin kahit matagal ka na. Open ka pa rin sa mga teaching ni Lord. Kahit narinig mo na, ay kailangan balikan mo. Pag nagre-reason ka ng, ay alam ko na yan, medyo delikado na yun. Pumapasok na dyan ang kasalanan sa puso. At pag pumasok ang kasalanan sa puso, kanina bago ko umalis eh, kayo ba'y naniniwala ang Diyos nang umusap sa isip, sa puso natin? Bumubulay-bulay ka. Ang kasalanan ay bumubulag eh. Mamaya pupunta tayo doon. Nagpapatigas ng puso. So every believer has the mind of Christ formed in him. He thinks as Christ does. This is the spirit of a sound mind. Sabi natin sound. Have given us the spirit of fear, but power, love, and sound mind. Nakalagay po yan sa aklat ng Timothy. Hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng timidity or fear. But power, love, and sound mind. Binigay na ng Diyos yon. Itong mga pangakong ito, naangkin nyo ba ito sa buhay ninyo kapag kayo ay confused, pag kayo ay merong parang overwhelming ang inyong isipan, parang hindi mo alam kung saan ka magpo-focus. We can claim the promises of God. Ang binigay na niya, power, love, and sound mind. God has given me the power, love, and sound mind. Tayo mga Kristiyano ay merong ganitong klaseng pagpapala. Amen po ba? Parang naniniwala ako doon sa isang preacher na sabi, dapat ang mga Kristiyano ang pinaka matatalinong mga tao sa mundo. Naniniwala po ba kayo doon? Nangyayari ba ngayon yun? Sana. Di, isipin mo na lang bakit yung katotohanan nun. Bakit ganun, di ba? Yun yung truth eh. Yun yung truth. Pag nag-grasp mo at seryoso ka, pero alam ko, hindi po yan easy. Meron dyan digmaan, spiritual, may digmaan. At tayo, nandito tayo, ang church, natutunan ko rin naman ito, ang church ay minsan parang hospital, we pray for the sick. Pero ang church ay parang barracks din ng mga sundalo ng Diyos. Dito tinitrain ang mga tinatawag na may mga calling to be a powerful warrior ng Panginoon. Tinitrain sa loob ng church. Kaya kailangan natin ang church. Dito tinitrain. Ang Diyos ay ni-raise up ng mga taong pinili niya. Pinili niya. Chosen by God, appointed, and anointed by God. Para i-disciple ang mga Kristiyano. Para ang mga Kristiyano, lalo na ngayong last days,
ay matatag at malakas. At hindi iiyak-iyak sa sulok at kinukot-kot ang kanyang mga sugat. Nakalimutan niya, may armor siya. Nakalimutan niya, meron siyang alasag. Nakalimutan niya, meron siyang power sa buhay niya. Nakalimutan niya na meron siyang relasyon sa Diyos na nangakong, I will be with you. I will fight your battles. Give me your burden. Ganon po ang Panginoon natin. Ngayon ba may burden ka? Ako rin meron. Oh, lahat tayo. Sino walang burden dito? Lahat tayo may burden na nilagay ng Panginoon. Kung wala kang burden, papasahan kita ng burden. Na-allow ng Lord yan kasi parang wala naman challenge ang buhay. Di ba? Hindi ka titibay eh pag, ano, pag walang ganyan. Tuloy tayo. Who has understood the mind of the Lord as to instruct Him? Binasa ko ito kanina to. Well, no one can instruct God. Matalino ang Panginoon. Walang magbibigay sa Kanya noon. Dahil God is all-powerful, all-knowing. He is all-wise. He has all knowledge. He has all the power. He is all-loving. He is just. He is righteous. All His attributes. And there is no creature who is going to instruct this Creator, our Creator. Nilagay ko rin dito in 2 Peter 1, 3-4, don't you know that you are partakers of the divine nature of God? Nakalagay yan sa 2 Peter 1, 3 and 4. Bulayin nyo po yon. For the sake ng time, lista ko na lang yung verse, tingnan nyo po sa mga Bible ninyo. Sabi, lahat ng kailangan natin sa buhay na aakma para praising sa kalooban ng Diyos ay binigay na sa atin para ikaw ay makalakad ayon sa kalooban ng Diyos. And yung mga promises na yung mga pangako ng Panginoon binigay sa atin para tayo maging kabahagi. Binating kabahagi. Oo, ang ganda, sarap isipin eh. Bawat Kristiyanong totoo, si iba hindi totoo. Bawat Kristiyano na talagang mahal ang Panginoon, siya'y kabahagi, meron siyang kabahagi sa kabanalan o nature ng Diyos. Sabi ng Bible, sabi ni si Peter po nagsabi noon. We are partakers of the divine nature. Ikaw ay kabahagi or ano ba yung partakers? Kabahagi nga ng kanyang kabanalan, ng kanyang divine nature. Amen. Katangian. Kaya ang tawag sa atin ng Panginoon ay holy people of God. Sabi mo sa katabi mo, you are holy because Christ made you holy. Palagay po naman sa Bible yan. Pag yan ay iniisip mo, doon nagkakaroon ka ng transformation ng isip. Na ikaw pala'y kabahagi. Ginawa kanyang partaker ng kanyang divine nature. So, yung mind mo na di-develop katulad kay Kristo, isa sa bahagi yon. Kung minemeditate mo yon, kung ina-apply mo sa buhay mo, itong bagay na ito. That everyday, yan talaga ang katayuan natin ngayon bilang mga Kristiyano sa harapan ng Diyos. Kaya ang tawag sa atin ng Diyos sa Bible minsan, saint. Mga saint. Hindi yung imahin ha. Hindi imahin. Hindi. Pag sinabing saint sa Bible, mga banal. Not because of our own righteousness or work, it is because of the work done in the cross of Calvary by the Lord Jesus Christ. We are made holy. Kahit hindi tayo mukhang holy. Minsan. Our position in God, we are holy sa paningin niya. May nararamdaman ka man o hindi, iyan ang iyong pagkatao ngayon. Sino rito born again? O, bagong tao ka na. Tama ba? New creation eh. Ano pa ba sa Tagalog nun? Bagong nila lang. Ayan. Bagong nila lang. Lahat bago na. Lahat ng luma ay wala na. New creation in Christ. Binago niya tayo. But we have still that tinatawag na fleshly nature. Fleshly nature. Ngayon, bago po ako magpatuloy, parang patuloy pa nating maunawaan. Meron tinatawag na sa Bible, yung naunang verse dito sa 2 Corinthians chapter 2 verse 16,
meron tinatawag na spiritual person, meron tinatawag na carnal person, meron tinatawag na natural person in the Bible. Saan na bala kalagayan? Sa Romans 8:5. Okay. At sa aklat ng Corinthians, the natural man cannot receive the things of God because hindi pa sila born again eh. Lahat ng katuruan ng Panginoon ay hindi nila pinapansin yan. Pero ang spiritual na tao, ito po yung mga na-born again, but natutunan nilang iset ang mind nila sa mga bagay patungkol sa gusto ng Holy Spirit. Those who set their minds to please the Spirit of the Lord, natututong nabubuhay sa Spirito, sa buhay kasamang Holy Spirit. Sila po yung tinatawag, alam ko tayong lahat ito, spiritual person. Pero yung carnal person, dinaanan ko lang po ito. Yung carnal person, na born again siya, pero ang buhay niya, minsan parang hindi born again. Nagkakamali. May mga weakness. Lahat tayo dumaan dyan eh. Dumadaan dyan. Carnal. Nakalagay sa Bible. Yung natural man, ito po, hindi pa to born again. Wala siyang pakialam tungkol sa salita ng Diyos. Kaya ang spiritual man, tayo po, ang siyang nagpupursu ng kalooban ng Diyos. Palakpakan natin sandali ang ating Panginoon. It does not mean, next slide, it does not mean that the believer has the same old human person teaches that God teaches God anything. He knows all. Praise the Lord. In renewing our mind, nag-uumpisa to kapag ating patuloy na pinapasakop sa Diyos ang ating buong pagkatao. Romans 12 verse 1 to 2. Nabasan niyo po ba yun? Mga kapatid, namamanhikan ako sa inyo bilang mga ayon sa kahabagan ng Panginoon, by the mercies of the Lord, that you offer your bodies as a living sacrifice. Offer your bodies. The start with offering of our whole self to God. Romans 12, 1 and 2. We have something to do with our mind. Naalala ko noon ang teaching ni Pastor Paul. Hindi ko makakalimutan. Sabi niya, na-born again tayo, pero yung mind natin, hindi na-born again. Yung mind natin, kailangan ng renewal. And yung responsible in renewing the mind, syempre, with the help of the Holy Spirit, may bahagi tayo sa pagbabago ng isip natin. May bahagi po tayo dun. Gising po ba kayo? Oo. Yung mind natin, pwedeng i-train. Sabi ko po, yung mind natin, pwedeng i-train. Huwag natin to pa-train sa espiritu ng mundo. Maraming tao ngayon, ang mind nila, isineset yung mind nila, mina-mindset sila in the ways of this world. Lalo na sa panahon natin ngayon na ginagamit itong mga devices na ito. We use these devices for the glory of God. Hindi dapat tayo ang nakokontrol nito, tayo ang kumukontrol sa mga hawak-hawak nating mga pagpapalang ito. Bakit po tahimik kayo? Eh, totoo naman yan. Totoo yan. Pag hindi ka nag-ingat sa iyong mata, sa iyong pinakikinggan, kahit na panlasa mo kasama, kahit yung desire mo, babantayan mo. Hindi natin magagawa yun pag wala ang Holy Spirit. Basok tayo sa basic. Ang hirap pag hindi ka nag-pray. Ang hirap pag hindi ka tutulungan ng Panginoon. Mahirap po talaga, lalo na ngayon. So, yun po. We need, meron tayong gagawin to transform our mind. Do not conform to this world, but be transformed by the renewing of your mind, sabi sa Romans. So, meron kang gagawin. Magbago na kayo ng isipan, sabi ron. Huwag na kayong umayon sa takbo ng sanlibutan ito. Kahit sa musika ng sanlibutan ito. Sabi ko po, kahit sa musika ng sanlibutan ito. Kristiyano ka na. Pakinggan mo yung mga anointed song. Lalakas pa spirito mo. I-anoint ka pa ng Lord. Mapiplease pa si Lord. We can train our minds. Philippians 4:8, di ba? Whatever things are true,
praiseworthy and good things. Think on these things. Ibig sabihin, may control tayo sa isip natin. Kaya nating i-control ang isip natin because of the power of the Holy Spirit. Tinutulungan tayo ng Panginoon. At isang way to renew our mind is memorizing the Word of God. Giving time to the Word of God. Balik sa basic talaga. Kailangan po natin ngayon yan. At sandatan na rin natin yan sa oras ng challenges sa buhay. Kinukontest natin ang Word of God on the spot pag tayo ay mayroong pag-atake. Sino rito may atake ng kaaway? Hindi kayo na-atake, ako lang. Eh, alam ko, seryoso kayo. Kailangan natin maraman to para ang mga Kristiyano ngayon lumalaban. Di ba? We stand. Hindi tayo nagko-compromise. Uncompromising. Katulad ni Shadrach, Meshach, and Abednego. We stand on faith. We stand in faith in the power of the Holy Spirit pag ina-atake tayo. Expect na natin yan. Talagang magulo sa mundo. Lalo na pag nag-a-advance ang kingdom of God. Meron talagang mga attacks. But hindi magtatagumpay ang kaaway dahil kasama natin ang Diyos. Sumasama sa atin ang Diyos. Tayo ang magtatagumpay lagi. Pagkasama natin ang Diyos. So kasama din yung perspective natin eh. Yung perspective ng pananaw natin eh. Para maiwanan ko na to, 50 slide to eh. Hindi konti lang po. So renew our mind. So we can know if we transform our mind by testing that we may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. Gusto mo maunawaan ng ganap, mabuti, at kalooban ng Diyos? Gusto mo bang matuntun yun? Naghahanap ka ba ng kalooban ng Diyos? Romans 12:1 and 2. Application lang. Every day, sabihin natin every day. Every day, we offer to God our bodies. Hindi lang tayo kumakanta, kundi pinasasakop natin ang buong pagkataon natin. In prayer, we learn to pray every day. Lord, di ako lalabas dito hanggat di kita nakakausap. Di ako lalabas. Train natin yung sarili natin doon. Then, umpisa yan. Renewing our mind like the mind of the Lord Jesus Christ. Praise the Lord. Punta tayo sa number one na. Ay, dito sunod. By it seems, slide 5. By that, it seems to... Meron din yan sa Philippians chapter 2, verse 5. Let this mind be in you as in Christ Jesus. Ang kaisipang ito ay maging katulad kayo ng Panginoong Jesus. Yun lagi tinuturo sa atin. So, we have been given the ability to see what is spiritual and to think what Christ thinks. Dwells in you richly. Ang salita ng Panginoong Jesus ay pagyamanin ninyo sa inyong mga puso. Sabi ng Colossians 3:16. Paano mo ilalagay sa puso ang salita ni Kristo? Kukuha ka ba ng kutsilyo at kukunin mo, ilalagay mo doon? Hindi. Sa isip natin. Yung isip natin so powerful. Pag nag-iisip ka, bumababa yan sa heart natin. Pag iniisip mo yung Word of God, binubulay mo. Hebrews 4:12, the Word of God is powerful like a sword. Mababayan sa heart natin. Kaya yung ibang nagbubulay-bulay ng Word of God, masipag sila, nakakatanggap sila ng himala. Tumatanggap tayo ng himala. Because the Word of God is alive and powerful. At yung isip natin, nababago ng Panginoon through the Word. So bawat tumatakbo sa isip natin, nasasala natin sa pamagitan ng salita ng Diyos. Nasasala natin yon. At pag mali, nabablock agad natin. Hindi natin pinatatagal sa isip natin. Winawarfare natin. So number one, tinan nyo number one pa lang. Pasensya po kayo. Spiritual, ang tinutukoy natin dito, ito po yung ideal sa ating lahat. E dito tayo patungo. Ito ang dapat ikinabubuhay po natin. Ang spiritual na tao, ang title ay mayroong kaisipan ni Kristo. Tingnan natin number one. So, ang kaisipan ng taong spiritual, nakikita niya, he sees sin as Christ.
Kristo sa kalanan, sa kasalanan. Seeing through God's eyes means seeing through impartial eyes. Hindi nagtatangit. Hindi nagtatangit. Ito yung sinabi ko kanina. Sin blind us. Nung sinulat ko to, pagpunta ko sa CR, hindi ko alam, si Lord siguro yun. Sin blinds you to the truth. Bubulaging kanya sa katotohanan. Eh, sinabi na ni Lord yun in Matthew 24, di po ba alam niyo? Sa huling araw, lalaganap yung deception. Sa doktrinang, hindi ka na kailangan mag-church. Nagpe-fellowship naman tayo sa restaurant eh. Hindi ka na kailangan mag-ganito. Yung iba naniniwala doon. Ngayon, trabaho ng church is to correct yun. Oo. Isa sa loob, tinuturo ko rin yan eh. Kasi may mga ganun sila, na ano, yung ano doon, binabantayan din ang prayer. Binabantayan bawat isa. Kaya maganda rin yung may GC. Na-check mo, kamusta na kayo? Padala ka ng mga verse. Padala ka ng verse. At maganda rin talaga yung ginagawa natin sa Zoom, through media, ay naaabot pa rin sila. Kasi yung katotohanan, kailangan malaman nila. Eh kahit delikado ngayon eh. Ang hirap yung nag-umpisa ka ng tama, di ba katulad ni Samson, katulad nila, no? Nag-umpisa ng tama, bandang huli, mali. Yun ang iniiwasan natin. Kaya hindi patagalan din eh. Ang buhay Kristiyano, pati bayan, hindi sa maraming nalalaman, ikinabubuhay. Kahit konti nalalaman, makapag-aaral ka. Kahit basic, kailangan mo i-apply. Amen po ba? Hindi napakalalim, sa lalim, e bak malunod. Di ba? Dami ng alam. Merong ganun kasi. Medyo delikado eh. But, thank be to God, tinuturuan tayo at pinapaalala sa atin ng Panginoon ang humility ng Panginoong Hesukristo. Lalo ka nagpapakumbaba. Palakpakan natin ang ating Panginoon. When we see sin from God's perspective, we begin to see how thoroughly it corrupted our identity and why the forgiveness found in the finished work of Jesus on the cross and through His resurrection is such a vital part of our new identity in Christ. So, si Kristo, ano ba ang pananaw ng Diyos sa kasalanan? Malalaman mo yan pag tiningnan mo at inunawa ang krus ng Kalbaryo. Ganon katindi ang pakikitungo ng Diyos sa kasalanan. And I believe, at alam kong alam ninyo, yung separation mula nung nagkasala si Adan, yung separation ng tao sa Diyos, it breaks the heart of God. Nasaktan talaga ang Diyos doon. Dahil ayaw ng Diyos ng separation, lalo na sa relationship. God hates separation. It costs Him ang halaga para malaman natin kung gaano sa tingin ng Diyos ang kasalanan, kinapopootan ng Diyos ay ang kamatayan ng kanyang anak. Binayaran niya ang kabayaran ng kasalanan para lang lahat ng tao ay magkaroon ng kapatawaran at makasama niya dun sa kanyang kaharian. He paid the price with the blood of Christ para lang tayo makapasok sa langit. Hindi pa tayo tao, minahal na tayo ng Panginoon. Amen po ba? So, paano yun? Paano matatanggal ang kasalanan? Baka merong nanonood dito na hindi pa tumatanggap sa Panginoon. O kaya may mga Kristiyano, nakalimutan na ang ginawa ni Lord. Parang they take lightly tungkol doon sa ginawa ni Lord sa krus ng Kalbaryo. If we take lightly, sabi ng isang manunulat, kung meron tayong magaang na paningin sa krus ng ginawa ng Panginoon, magaang din ang paningin natin sa kasalanan. Hindi natin naintindihan ang value o ng kahalagahan ng kapatawaran.
ng poot ng Diyos sa kasalanan. Diba sabi sa 2 Corinthians 5:21 ba yun? Siya na walang kasalanan ay ginawang kasalanan. Tingnan natin yung kabayaran na ginawa ng Diyos. Binayaran niya. Si Jesus walang kasalanan pero ginawa siyang kasalanan. Para tayo mga makasalanan ay maging mga katwiran ng Diyos kay Jesucristo. That is the payment. Sabi natin payment. And that, anong tawag doon? He redeemed us. Tinubos. Redeem. Sabi natin redeem. Ikaw at ako, ikaw ay isang taong tinubos. We are a redeemed people of God. Basahin nyo nilang sa Bible yan. Katotohanan naman po yan. What is redemption? Ano ba? Para maunawaan mga redemption, tinubos ka. Galing tayo sa putik ng kasalanan. Hinango tayo ng Panginoon. Pagkatapos, hinango kanya mula sa kasalanan dahil hindi tayo makaalis sa kasalanan. Kahit anong gawin natin, hindi natin kayang baguhin yung ating sinful nature. Tama ba? Ito po yung mga paalala. Kaya himala po yung ano eh. Himala po yung pagiging born again. Miracle. Ng regeneration, pagbabago, pagbubuhay muli ng ating mga espiritu. Ito'y tinuturo sa ano eh, sa mga seminar ninyo about redemption salvation. Merong litruo, yung mga Greek word, na hinango ka sa putik ng kasalanan, hindi ka makaalis, kahit ano gawin mo, kahit anong sagwan mo, hindi ka makaalis sa kalalagyan mo dahil sa power ng kasalanan. But because of the redemption of Jesus Christ, sa kanyang kamatayan, sumampalataya ka, hinango ka niya mula sa putik ng kasalanan. Then, hinugasan ka niya ng banal niyang dugo. Then, nung hinugasan ka ng banal niyang dugo, pinalaya ka ngayon para ikaw ay maging lingkod niya. That is redemption. Hindi ba siya tinubos ka lang? Hindi. Hinugasan ka na. Sa Diyos ka na. Maglingkod ka na nga. Sabihin mo sa katabi mo, maglingkod ka na nga. Iban, makikita mo rito yung hindi. Yung hindi nagsasabi, siguro hindi pa involved yun, pastor. Oo, tinan mo ah. Di ba? Ini-encourage tayo, parating na si Lord. Sayang. Baka nakatuon lang sa lupa yung ating ano, yung ating mga pananaw. Di ba? May rewarding. Lahat ng ginagawa natin kay Lord, lahat yan ay may kabuluhan. At alam niya, paalala po sa ating lahat ito. So, pananaw ni Kristo, ang isang spiritual na tao, ay kung gaano pananaw ng Diyos sa kasalanan, ganun din natututunan natin. He hates sin, tayo rin, lumayo tayo at upuota natin ang kasalanan. At binigyan tayo ng paraan para makaiwas doon. Pastong hirap, ang hirap eh. Natutokso ako eh. Di lumayo ka, tumakbo ka. Dahil pandahilan eh. Pastor, ang hirap pero nakakapit ka na. Ang hirap, pastor, pero nanonood ka na. Nakakapit na sa Satanas. Gagamitin mo rin yung sarili, yung kalooba mo. Mag-yield ka rin sa Holy Spirit. Pipili ka ngayon. Mahal mo ba si Lord? O yung gusto mo? O tahimik kayo. Mahal mo ba si Lord? O yung gusto mo? Pipingutin ko ba? O patatawarin ko? Pagagalitan ko ba ng matinding salita o pahintulutan ko muna sandali lang at babatiin ko siya. Nakaka-relate ba kayo? Patawarin nyo na yun. Sino man nagkasala sa inyo. Hindi natin magagawa. That's why tinuruan tayo ng Lord para magkaroon tayo ng lakas. Sa Kanya tayo hugot ng lakas araw-araw at magtitiwala. Lahat ng problema natin. Di natin kayang dalin. Minsan ang heart natin is overwhelmed na sa kabigatan. Nararanasan niyo ba yun? O baka ako lang? Diba? Meron kayo naiintindi, naisip mo yung future, meron pang ganito sa ministry, meron pang ganyan, iba-iba. Diba? Sabi nga eh, minsan ikaw ay abogado, minsan ikaw ay parang doktor. Diba?
ikaw ay parang arbiter, referee, counselor, sa trabaho ng isang nagpapost at nag-aalaga ng tupa, alam ko ganyan ang ating minamahal na pastor. Kaya kailangan ng prayer ng mga naglilingkod sa Diyos. Hindi po biro eh. Hindi siya biro. Palakpakan natin sandali ang Panginoon. But, we have the grace of God. The grace of God is sufficient. So, simple lang ito, number one. Yung dealing ng Lord sa kasalanan, tingnan mo ang krus ng Kalbaryo. He hates sin. So, ang spiritual na tao, ganun din, kaisipan. Amen. So, next, if you serve sin as your master, it will pay you with debt. But if you belong to our Lord, Jesus Christ, God gives you the gift. The gift is life with God forever. Basahin nyo na lang ang buong Romans 6, ano? Makikita nyo dyan. Huwag nyo paghariin ang kasalanan sa inyong katawan. Ang member ng inyong katawan ay inyong ipasakop sa Diyos. Pasakop every member of our bodies because our bodies are the temple of the Holy Spirit. Yang katawang yan, kasama sa niredeem ni Lord. Kaya meron kang conversation, meron kang dealing sa Panginoon, lalo na pag may sakit at karamdaman ka. Diba? Lord, I am your temple. Ako'y templo mo. Ikaw ay nakatira sa akin, kasama kita araw-araw. In this temple, Lord, ay may problema. Itinataas ko sa ito. Diba? Because I am the temple of the Holy Spirit. In Romans chapter 6, ipasakop niyo membro ng inyong katawan sa Diyos bilang instrument of righteousness. Dati pinapasakop niyan bilang instrumento ng kasalanan. Ngayon, ipasakop niyan. Anong bunga nung ginagawa niyong pagpasakop sa kasalanan? Bunga niyan ay kamatayan. Subalit, yung katawan ninyo, pag ni-yield niyo sa Panginoon, ang bunga niyan ay buhay na walang hanggan. Kapayapaan pag ginagawa mo. Ni-yield mo kay Lord. Every day, ang membro ng inyong katawan. Kaya, nakakatakot eh. Na ano, tawag nito, yung mga natutukso yung mga Kristiyano at ibang mga tao, nagkukumit sila ng adultery. Pag tinignan mo sa Biblia, ang penalty, hindi lang yung nagkasala, yan ay sumasalin. May penalty yan. Oo. Ito po, alam kong alam natin ito, mga paalala to sa atin, bilang mga anak ng Diyos. Palakpakan natin sandali ang ating Panginoon. He sees it to be awfully dangerous, a cease inseparable connection between sin and suffering, so does a believer. Sin, this desire is for you. You consume it to consume you, to steal from you, to kill you, and to destroy you. Sin separates. Isaiah 59 verses 1 to 2. Ano sabi sa Isaiah 59? Hindi ako bingi para hindi ko kayo mapakinggan. Hindi maikli ang kamay ko para hindi ko kayo maabot. Ang kasalanan ninyo ang maharang sa aking mukha. Kasalanan problema. Sa Isaiah yun, Isaiah 53, na isang principle na pwede matututunan natin, ito yung dulot ng kasalanan. Separation from God. Pag Kristiyano ka na, alam mo, kung totoong Kristiyano, ang mga totoong Kristiyano, pag nagkasala, hindi yan makakatulog. Hanggat hindi nagko-confess ng kasalanan. Dahil meron kang nature ng Lord sa'yo. Ikaw ay anak niya. Nalalaman mo yon dahil buhay yung konsensya natin. Nakakatakot kapag wala ng conviction. Pag in-entertain mo ang kasalanan, unti-unti titigas ang puso. Unti-unti, hindi ka na. Kasi ang kasalanan naman, di naman biglang ano eh. Unti-unti ka niyan eh. Inuunti-unti ka niyan. Yung kwento ni Brother Eddie noon, sabi niya, doon sa lugar nila, sa libro niya, dibuho siya na, pag umuwi siya ng Bulacan, ang ganda ng puno, tinitingnan niya. Yung chineck up nila, bumagyo eh. Bumagsak agad. Ang ganda ng puno, laki. Sabi niya, ba't bumagsak? Ang ganda-ganda at ang tibay nito, laki. Nilapitan niya yung low pala.
naman siya. Basta tao. Di ba? Ano man ang kalagayan, ano man reliyon. Tagalog nun. Minsan tinatagalog ko po yun para yung mga iba rin, may mga nakikinig. Yung Bible ko kaya ganyan, yung isa dito may Tagalog at English. Binabasak po yun sa mga tao. Nag-iiba nung kasi hindi masyadong ano. Hindi masyadong, alam nyo na. Tagalog. Eh, may pumasok minsan doon na foreigner. In all the places kung saan nila pinapangaral. Sabihin natin rapidly. Sabihin, mabilis. Kaya, importante sa church nag-iibang. And the pathway that ends to destruction, but you finds it. Yung dala-dala nating dala-dala natin ang pinakamahalagang message nila.
mismo. Hindi mo alam na tiyakan ligtas. Ligtas ka. Maawa ka ng life group. Sabi ni Pablo, diyan kesa sa tatanggi. Na-experience po namin yan dahil doon po, sa amin po doon. It's forgiveness, deliverance. Maraming taong tatanggap. Kaya ganyan ang panalo natin sa gospel. Amen po ba? Natutuwa po kami nung isang ano ay nabigyan po tayo ng pagkakataon ni Pastora Virgie. Ang daming estudyante nag-retreat ginawa sa JL Parian, yung Palingon. Nga less than 300 yun. Opo. Mismo sa JL, Pastora, gusto nila JL mag-handle kasi yung teacher, JL. May mga kasamang mga Kristiyano kahit di JL. Yan ang mga mind nila. Nagkakaisa sila. May mga eskwela doon, di kami makapasok. Dati nakakapasok kami. Nagbago ang leadership. Ang hirap. Punta pang DepEd, punta pang ganito. Sabi ko, ba't sa ibang school, wala nang ganun-ganun. It's about the connection. Pag may Kristiyano doon at nakaposisyon doon, mabilis na nakakapasok ang gospel. Maraming tao at estudyante nakakilala. Ganun yung nangyari. Gulat ka, daming estudyante. Binigyan ako ng assignment ni Pastora Virgie ang ituturo, knowing God. Sabi ko kay Lord, Lord, knowing God. Hindi ko maituturo yan ng 40 minutes. Knowing you, it takes time. Yan ang pagwala ang Panginoon, ang hirap eh. Tinuruan niyo lang kami. Ngayon naman po rin ang Panginoon nagtagumpay, ang daming estudyante, ngayon ang mga worker po doon, pinapalo up ito mga estudyanteng tumanggap kay Lord. Yung iba ang mga tena ng church. Opo. At maraming ginagawa ang Diyos sa community. Inside the church, we trained. We train. Amen. Tinitrain ka rito, but the center of our ministry is soul winning. Diyan talaga tayo tinawag. Nagtitrain tayo sa lahat. Okay po yan. We use our talent for strengthening the church. Kailangan ka ng church. Kailangan magkaroon ng excellent service and worship para kay Lord. Pero ang center ng ating ministry, huwag nating kalilimutan, pare-pareho po tayo. Mag-akay ng kaluluwa sa kaharian ng Panginoon. Ang gospel ay hindi lamang pastor ang binigyan ng responsibility to preach it. Lahat ng Kristiyano ay merong tawag ng Diyos to preach the gospel. Ano nakasalalay dito? Soul. Magigising ka pag inunawa mo kung ano ang hell. Maraming Kristiyano walang burden sapagkat di la alam ang kahinatnan ng taong mamatay at mapunta ng impyerno. Sabi nga nung iba, buti pa yung sine, may exit. In hell, there is no
hell. Heaven is real. Hell also is real. That's why the Lord died. Kaya siya namatay para iligtas ang tao. Kaya ang word of God, sabi ni Paul, preach the word in season or out of season. Napapanoon o hindi, pag may pagkakataon, preach mo ang salita ng Diyos. Damahin mo lang ang leading ng Holy Spirit. Eh, hindi ko lilid. Walang leading eh. Walang pakiramdam eh. Mamatay na yung tao, ayaw mo pa ipag-pray. Kailangan pa ba yung pakiramdam? Hindi. By faith ka nga eh. Oo, hindi mo alam yung pagsiniran mo, buong pamilya, maborn again. Nagsishare ako nun sa opisina, nagtatrabaho ako, hindi nakikinig sa akin yung mga engineer. Ang naborn again yung nandun sa sulok. Tapos naborn again yung anak. Naborn again yung buong pamilya. Yung isang kapatid, pastor pa ng JL sa Quezon City. Ang inaasahan ko, yung mga engineer, naborn again yung nandun sa sulok na kabataan. Hindi mo alam ang gagawin ng Lord pag nag-obey ka. Nagbubukas ng pintuan, maraming tao naliligtas. Ganyan po, pasensya na po kayo, hindi doon ako tumagal. Dahil importante po ito. Saka baka dumating na si Lord eh. I am not ashamed to tell the people of the good news. God used the good news to show His great power. He uses it to save all people to believe in Jesus Christ. First, God saves all Jews who are believers, and He also saves all Gentiles who are believers. Praise the Lord. Hallelujah. Guru, lalaktaw po ako dito sa number 3 na para dalawa na lang. He sees the world as Christ does. Ang isang spiritual na tao, tinitingnan niya mundo katulad ng pananaw dito ng Panginoon. Sabi ni Lord sa John chapter 4, my meat is to do the will of Him, 4:34. Ang aking pagkain ay gawin ang kalooban niya na siya nagsugo sa akin at tapusin ang kanyang gawain. God wants to reconcile the world. Gusto ng Panginoon ma-reconcile ang mundo sa kanya. At inutusan niya tayo, ayan o, He committed to us the message of reconciliation. 2 Corinthians 5:18 to 21. We are ambassadors of Christ. Sabihin natin, ambassador. Ikaw ay ambassador ni Kristo. San ka man pumunta, idadali ng Panginoon, ikaw ang liwanag doon. Ikaw ang instrumento ng Diyos para ibahagi ang salita ng Diyos. San ka man nandun? Sa office, sa school, sa marketplace, ikaw yon. Ikaw ang inaasahan ng Diyos doon. Yun rito merong life group sa office. Nagla-life group sa office. Yun po, assignment po natin yan. Pupuntahan po natin yan. Naalala ko nun dito sa may National Library, dati meron dyan pinupuntahan kami nun ni Pastor Paul. Doon, sa may bandang kaya po, meron doon opisina, pupunta kami ni Pastor Paul. Minsan, inuutusan niya ako doon to share the word of God. Pagpatuloy natin, ipag-pray po yun. Yung mga company outreach po natin. Meron kaming kasama doon, siya po'y isang manager. Siya nag-handle ng kanya mga tao. Tatlong session yata eh. Ang daming tao sa picture nakita ko. Bawal i-ano. Ginamit niya yung pagkakataon, yung position niya, para yung mga tao niya maipon niya. Lagi silang may Bible study. So, na-promote po siya eh. Na-promote po siya. At nagtitiwala yung kanyang pinaka-head na Japanese na ipagpatuloy yung ginagawa niya. Nakita niya mabuti. Para sa mga tao. Pag-pray po natin yun kayong mga nag-opisina. Palakpakan natin ang Panginoon. Glory be to God. Glory be to God. Sabi ng Panginoon, look at the fields for they are already ripe for harvest. Pray for the Lord of the harvest to send forth laborers. Kailangan ng mga laborers. Hindi, dito po, Lord, sa BTC, ang daming laborer. Ayan po, nakaupo sila. Yan po yung mga laborer. Are you a laborer of God? Praise the Lord. Pagpatuloy mo yan. It is harvest time. Talaga may revival. Hallelujah. There is revival. Ang Diyos natutuwa pag marami, pag nagtatagumpay ang kanyang evangelistic program, natutuwa ang Panginoon. Let us campaign for Jesus. Alam niyo ba, natutuwa si Lord pag nakaakay ka ng kaluluwa. Yun yung joy ng heart niya.
Luke 10:21. Bumalik yung 72. Sabi na, Lord, yung mga demonyo sumusunod sa amin. Nag-evangelize kami. Paraphrasing lang po. Nag-house to house kami. Pagbalik nila, natutuwa si Lord. Sabi ng Bible, Jesus rejoiced in his spirit at nanalangin siya. Natutuwa si Lord pag nakakaakay ka ng kaluluwa. Yun ang joy ng kanyang puso. Ulitin ko lang, sinabi ko, let us campaign for Jesus. Sabi natin campaign. Tapos na eleksyon, pastor ah. Di ba pag eleksyon, nagbabahay-bahay tayo? Bawat sulok, pinupuntahan nga natin eh. Araw, gabi. Amen. Sino ba na ang kasama rito? May kausap pa ba ako? Di ba, nag-aano tayo kahit gabi na, madaling araw, pupunta tayo sa mga ano, kinakampaign natin no, ng mga candidates natin. Ba't din natin gawin kay Lord yun? Pagawa tayo ng trucks, tapos umpisahan na sa amin, ganun. May megaphone pa kami. Yung mga tricycle doon, daming tricycle eh. Yun yung ginagamit namin. Doon kami sa kali eh. Nangangampaign po kami. Ah, ganun naman. Hindi po, kay Lord naman to. Mas maganda to. Walang talo to! Pag nagtiwala kayo dito, talagang pagpapalain kayo. Higit pa sa pagpapala ng gobyerno. May buhay na walang hanggang ka. Pag inuna mo siya, dadagdag yung pangailangan mo. Sangka pa. Amen ba? Nakalagay sa Bible. Kita nyo, kayo nga, natutuwa eh. Sila pa, yung mga taong nawawala ng pag-asa, dala mo ang salita ng pag-asa. Mapapangiti mo yung mga nalulungkot dyan. Diba? Yung mga nangungutang dyan. Pakita mo yung Deuteronomy 28. Diba? Sa Deuteronomy 28 na gayon. Pag inuna mo, sinunod mo ang kalooban ng Diyos, hindi ka na mangungutang. Sabi sa'yo, maraming makikinig sa'yo. Hindi nakalagay sa Bible yun eh. At nararanasan natin yan. Amen po ba? Sino rito may utang pa? O sabi sa inyo, wala na eh. Di ba? Natatawa tayo because pinagpala tayo ng Panginoon eh. Alam natin ang mga kaparaanan ng Panginoon. They need the gospel of hope. They need the gospel of salvation. And salvation ay hindi lang sa kaluluwa na mapakahalaga. Ang salvation ay sa kabuuan ng tao. Pati na ang kanilang sambayan, tatay, nanay, anak, ay maabot ng salita ng Diyos. Para ang mga kabataan ay mawala na yung mga balibalita ng suicide, yung nawawala ng pag-asa, yung pamilyang hindi nag-uusap-usap. Nasa table na, text pa rin, kamusta ka na? Hindi nag-uusap, lalabas para sa family, hindi pa rin nag-uusap, message pa rin. Wala yung intimacy ng family. They need the teaching of the Lord. They need the gospel of the Lord. Tatay, nanay, nawawalan ng pag-asa, nag-aaway, merong pakialam ang church. We need to go out. Ayaw yata. Hindi, biro lang po. Alam kong seryoso kayo. We will go out. Palakpakan natin ang Panginoon. Okay. Ano mapapala ng tao kung ang kanyang kaluluwa ay mapapahamak? Mark 8:13. Uy, alam natin. Sabi ng Panginoon, wala. Di siya maliligtas. Lahat ng kayamanan, pleasures, lahat na nasa mundong ito ay mawawala po yan. 1 John chapter 2, verse 15. Do not love the world and the things that are in the world. For all that is in the world, the lust of the flesh and the lust of the eyes and the pride of life is not from the Father. If any man loves the world, the love of God is not in him. At sabi rin, this world and the lust thereof shall pass away, but those who do the will of God will abide forever. They will remain forever. Ang mga gumagawa ng kalooban ng Panginoon. Praise God, malapit na. Isa na lang. Mahalaga po kasi. Minsan lang naman ako nandito, biro mo 14 years. Lagot. Mukhang patatagalin pa ni Pastor to. Hindi, diyan lang naman yan sa Laguna. Ang isang spiritual na tao, nakikita niya ang oras katulad ng pagtingin ng Panginoong Jesucristo. Ephesians 5:16. Napakahalaga po nito. Ang time ay napakahalaga. Lalo na sa panahon natin ngayon. Kaya na lang kami magkausap ni Pastora Shirley na invite niya ako dito. Ngayon ito na. Parang ilang segundo lang. Ganon ang pandama ko po. Ewan ko po kayo.
ang bilis ng time ngayon na nangyayari. Nakikita nyo ba mga nangyayari sa paligid? Hindi, kayo po ba bilang Kristiyano, nagbabasa ba kayo ng news? Yung mga nangyayari sa Israel, nangyayari sa, itong China, between yung bansa natin, sa government natin. Let us continue to pray for our president na masumpungan niya ang salita ng Diyos. Masumpungan niya ang salita ng Diyos. At mag-consult siya sa mga true men of God. Mabibigyan siya ng wisdom. Iba po yung nangyayari ngayon sa buong mundo. At bago dumating ang Panginoon, ito po ang isang nakakatakot, nakakalungkot. Before dumating yung rapture, sabi ng Book of Thessalonians, there will be a falling away from the faith. Falling away of the faith, from the faith, before the man of sin be revealed. Be revealed. We believe that rapture, the rapture is near. Malapit yung rapture. Parang nandyan lang sa pinto, naghihintay na lang ng timing ang Panginoon. Kaya time is, sabi ni Brother Eddie noon, last 2 minutes. Kaya sabi ng Ephesians 5:16, not literally, pero term po yun na malapit na talaga because of what is happening. Ang Israel, walang tigil ang bomba sa kanila. Araw-araw, mga tao doon, ewan ko paano nabubuhay na araw-araw na binubomba ang bansa mo. Lagi kayong tumatakbo sa bomb shelter. Nasanay na siguro sila, mga babae, sundalo na rin. Initrain mga ano. They are preparing for war. Lagi naman nakaprepare. Ang nations na galit sa kanya, naghahanda po yan. China and Russia. Lahat po yan ay patungo doon sa prophecy. But our nation, ang nation natin, pagpapalain pa ng Diyos, we believe it. Maraming mga Kristiyano rito, maraming nagpipray dito. At lagi natin ipagpray to spare our country at maakma tayo sa God-given destiny ng ating country. Diba? Para mapagpala po yung bansa natin at bansa natin umakma doon that the nation is for the Lord Jesus Christ. Maitaas ang bansa natin for the sake of our nation. Ang Diyos ang magtatanggol sa atin, sa mga nambubuli. Praise God. Pag-pray po natin yon. Time is short. Making the very most of the time, buying up each opportunity because the days are evil. Be always ready. Time is short and past. 1 Corinthians 7:29. We do not only focus on the present, nakapokus tayo sa kalooban ng Diyos. Sabi ng 1 John 2:18, it is the last hour, the last minute, last moment, finally, the 11th hour, the nick of time. Without a minute to spare, we must redeem the time. Samantalahin natin ang bawat pagkakataon. Glory be to God, para magawa natin ang kalooban ng Diyos. John 9:4, we must work the works of Him who sent me and be busy with His business. While it is daylight, night is coming on when no man can work. Last 3 strides lang po. Number 5, He sees eternity as Christ does. May pananaw tayo sa walang hanggan. Naiisip natin, ang spiritual na tao ay may ganitong kaisipan, hindi lang sa present. Natututong mapokus where Christ seated at the right hand of God. Colossians chapter 3 verse 1 and so on. If you have then risen with Christ, set your affection not things on earth but things above, where Christ sits at the right hand of the Father. Colossians chapter 3, verse 1, and so on. Ituon natin ang ating puso't isipan kung nasan ang Panginoong Jesucristo. Pangako ng Panginoon, John chapter 4, my Father's house has many dwelling places. If it were otherwise, I would tell you plainly, because I go to prepare a place for you. And when everything is ready, I will come back and take you to myself so that you will be where I am. Gusto pala ni Lord pagdating niya kasama tayo. Gusto ni Lord kasama tayo. Amen. Yung iba yata, ano ba yung sagot niya? Diba? Oo. Pagdating niya,
wala nang halaga lahat eh. Ang importante ay yung relationship natin sa Kanya. Tama po ba? Yun po yun eh. Tama ba ako? Yung what matters most sa pagdating niya is your relationship with Him. Kaya, iniisip natin yung pagharap natin sa Kanya. We are preparing to stand before Him. Hindi tayo magbibigay ng account. Yung ano ng misis ko, hindi eh. Yung ginawa ko, bibigay ko account sa Kanya. At yung pagtanggap ng reward, tatanggap ako ng reward. Ang reward natin is personal, hindi corporate. Kasi, tinawag niya tayo personal eh. Niligtas niya tayo, personal din, di ba? Hindi pa kayawan eh. Kaya, haharap din tayo sa Kanya to receive reward, personal din. Nakakatakot yung mga hindi makakasama doon. Na masasabihan niya ng Matthew 7:21. I do not know you. Yun yung nakakatakot. I do not know you. Panginoon, nagpipreach naman kami. Ginagawa naman namin ito eh. Pero sabi niya, I do not know you. Hindi nagkaroon ng magandang relationship. Hindi niya kilala si Kristo. Kaya importante, habang tayo tumatagal, kinikilala pa rin natin ang Panginoon. Hindi tayo tumitigil in knowing God, knowing His ways, knowing what pleases Him, knowing what displeases Him. Importante po yon. Yung mga bagay na kalugod-lugod sa Kanya at yung mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Kanya. Amen. Pag sinabi ng Lord, change this, let us change it. Kung ano sinabi ng Lord, sundin natin. Amen. Praise God. Tumayo po tayong lahat, mga kapatid. Praise God. Babasahin ko na lang po itong grow in this truth every day. Lumago tayo sa mga katotohanan ito araw-araw. When we enter into a relationship with God through Christ, we begin a process of transformation in which we start thinking, feeling, and judging more and more like Christ. This process is governed by God's Spirit who teaches us the ways of Christ. Hindi tayo magbabago kung hindi tayo magpapabago. Pero tinuturuan tayo ng Diyos na lagi tayong submitted sa Kanya sa buhay natin. Praise God, praise the Lord. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Alam ko, pag ang mga naghihintay kay Lord, masaya. Kasi, baka mamaya yung heart natin, ipinapako natin sa mga bagay dito sa mundo. Lagi tayong pinapaalala ng Panginoon. Hindi masama po kung tayo pinagpala. Okay lang po yun. Nagpala ka ng tatlong kotse. Okay lang po yun. Yung dalawa, paggamit mo sa church para mag-akay ng kaluluwa. Amen ba? Ba't kotse pa? Bus na. Mas marami na madadala kay Lord. Matutuwa pa ang Panginoon. Natutunan ko rin po yan. Sabi ng isang preacher, pag pinagpala ka, lagi ang may connection sa kaharian ng Diyos. Any blessing that you receive, may connection yan sa plano at pag-advance ng kingdom ni Lord. Lahat yan. Pati promotion mo, pati pagiging milyonaryo mo. Dahil hindi aasahan ng Diyos yung sinful products na susupport sa gawain niya. Hindi niya aasahan yan, katulad ng cornerstone. Hindi siya aasa doon sa mga taong mayaman pero sinful ways. Ang aasahan niya, yung mga tinubos niya. Yun yung natutuwa ang Panginoon. To learn, to be voluntarily sacrificing. Yun ang gusto ni Lord. At ang mga materialis dyan ay nakahanda na lahat yan, I believe. Tumitingin lang siya sa mga taong meron tapat na puso para sumunod. Hindi niya ipagagawa ang anumang bagay na hindi niya pinaghandaan at susuportahan. Ganun ang pananaw natin, hindi lang sa cornerstone, kundi mga pangailangan natin sa buhay. Hallelujah. Magpasalamat tayo sa Diyos dahil lahat tayo pinapaalala.
And He wants you to be victorious. He wants you to be strong until the end. Finishing the finish line, running in the race. Na lumakas ka, hindi ka nanghina. Gusto niya maging maligaya ka. Huwag natin ipako ang puso natin sa mundong ito. Lahat tayo mga tagalangin. Sabi ko, lahat tayo tagalangin. May assignment lang tayo dito sa mundo. Ngayon, binubuhay tayo at may kalakasan tayo mula sa Diyos. Araw-araw may lakas tayo, gamitin natin yan para sa layunin at gusto ng Panginoon sa ating buhay. Begin with our family. Next time, dalhin mo yung pamilya mo rito. Sabi ko, dalhin niyo po. Pupunta po ako dito. Titingnan ko. May CCTV, may GC, may Zoom. Diba? Oo, umpisahan niyo sa family niyo. Tingnan niyo. Talagang lalaganap yan. Pagdating ng anniversary ng BTC, District 5 Manila, wow! Ibubuhos talaga ni Lord ang fire ng Holy Spirit. Amen. Opo! Kanyang gawain to eh. Kanyang gawain to. At gusto niyang pagpalain kayo ng kapangyarihan niya. Hallelujah! Pwede bang antayin natin yung composition ni Pastor Joey? Change my heart, I pray. Ibang title na. Set my heart on fire. Nakakanta niyo ba yun? Yan. Sige, kantayin natin. Yun. Change my heart, I pray. Steer my heart again to pray. Blessed Holy Spirit, come upon me now. Come upon me now. Upon me now, as I sing your praise. Let me draw nearer. 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 Let me draw heart on fire, Lord. Set my heart on fire. Set my heart on fire. I set your nearer, nearer to you. Change my heart, I pray. Change my heart, I pray. My heart again to pray. Blessed Holy Spirit, come upon me now again today. Come upon me now, come upon me now, as I see your praise. Let me draw nearer. Let me draw nearer. Let me draw nearer. Nearer to you. Sing this song, set my heart. Set my heart on fire. Yes, Lord, set my heart on fire. Set my heart on fire. Set your nearer, nearer to you. Let me draw nearer. 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 Nearer to you. Set
my heart on fire. Set my heart on fire as I draw nearer, nearer to you. Let me draw nearer. Let me draw nearer. Let me draw nearer. Let me draw nearer. Set my heart on fire. Set my heart on fire as I draw nearer, nearer. Set my heart on fire. Set my heart on fire. Yes, Lord, set my heart on fire. Set my heart on fire. God is not yet finished. Hindi pa tapos ang Diyos. As I draw nearer, nearer to you. Oh, set my heart on fire. Yes, Lord, set our hearts on fire. Just for your glory, oh Lord. Just for your glory, oh Lord. Set my heart on fire. As I draw nearer, nearer to you. Hallelujah. As you close your eyes, just raise up your hand to the Lord. Hindi madamot ang Diyos. Let Him touch your heart right now. Hallelujah. Patuloy na ipuin ang Diyos sa puso po ninyo. Hindi pa siya tapos sa buhay natin. He's long-suffering at umaasa siya na lahat tayo ay babaguhin niya, patuloy na babaguhin unto the image of His Son, that His Son ay mamold sa atin and the church will be strong. People who do not know the Lord will see the Lord in our lives. Ang mga taong hindi nakakakilala sa Panginoon, tayo ang mga taong titingnan itong mga taong ito. Lord Jesus, You will manifest Yourself sa church, Panginoon. Even sa mga kapatid ko nito, sa bawat isa sa amin. You are transforming us from glory to glory, that Christ may be known. Ang iyong anak ang siyang maihayag. Ang iyong anak ang maitaas, si Jesus, ang aming Panginoon. Oh, hallelujah. Oh God, continue to dwell. Continue to remain in us. The Lord is remaining in you. Ano man ang kahinaan mo, sa tingin mo hindi ka umaakma dito, ang Diyos ang tutulong sa iyo. Bibigyan Kanya ng kalakasan. Magtiwala ka sa Kanya at magpasakop ka sa Kanya. Yield your heart. Surrender your heart. Surrender everything to the Lord. And I pray, Lord, anyone, Lord, na kailangan ng kagalingan, release the healing touch. Those, Panginoon, nangangailangan ng kagalingan in their emotions. In their emotions, Lord, heal them. May mga hidden hurts, yung mga merong hidden, nakatago ang hinanakit, nakatago ang sakit. Hallelujah. Ibigay mo po sa Panginoon niya. Give it to the Lord and the Lord will heal you. Nandito po ang presence ni Lord. God honors His word and God honors His people. Hallelujah. Hallelujah.
At ang may mga mabibigat na problema, Panginoon, ngayong umagang ito, ngayong tanghaling ito, Panginoon, tanggalin niyo ang mga burdens in their hearts. Tanggalin niyo ang mga pag-aagam-agam. Tanggalin niyo ang takot. Tanggalin niyo ang pagkalito. Hindi galing sa iyo yun, Panginoon. We rebuke every confusion. We rebuke all the works of the devil. We cancel all the works of the enemy. We cancel the works of the enemy in the name of Jesus. Mga threats ng kaaway, sakit karamdaman, lumayas ka sa buhay ng mga anak ng Diyos sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. We have been redeemed by the blood of Jesus. By the stripes of Jesus, we are healed. He sent His word and healed your people. You sent your word and healed your people. Kayo ang dakilang manggagamot. Kayo ang dakilang manggagamot ng inyong mga anak. O God, dear Holy Spirit, touch every heart, touch every soul, touch every mind. Hallelujah! I-touch niyo po yung kapatid na yun, Panginoon, na bibigatan sa kanyang dibdib. Release it to the Lord. Be set free in the name of Jesus. Be set free in the name of the Lord. In the name of the Lord, receive it by faith. Tanggapin mo ng may pananampalataya, even ang promotion, ang direction. Alam ng Diyos ang panalangin mo. Naririnig niya ang hinaik mo. Naririnig niya kahit di ka nagsasalita. Alam niya ang higbi ng iyong puso. Hallelujah, Lord, let your spirit continue to minister to your holy people. Right now, heal your people. Heal relationship, Lord, sa kanilang mga pamilya. I-heal niyo mga relationship ng mag-asawa. I-heal niyo mga relationship sa mga between husband and wife, children, father and mother. Panginoon, sa mga lolo at lola. Ganon din, Panginoon, na nasa live stream na ito, na sunusubaybay. Pagpalain niyo po lahat. Abutin niyo ng inyong mapagpagaling na kamay ang lahat ng nanonood na may sakit at karamdaman. We are praying for your sick people, Panginoon. At kami po'y naniniwala at nananampalataya na kaya niyo silang abutin. Heal that is watching, Lord. Heal, Lord, sa kanyang hinaing, kagalingan sa kanyang tiyan, kagalingan sa kanyang karamdaman, kagalingan, Panginoon, whatever sickness na meron sila. Hallelujah! Sabi ng Panginoon, believe, do not be afraid. Believe only in the name of the Lord Jesus Christ. Lastly, Father, patuloy po ng pag-ibig ng Panginoon ang patuloy na maghari sa puso ng bawat isa sa amin, so that in everything we will do it with love for you and love for the brethren and love for all His people and love for others. Bless your people with all the benefits of the cross of Calvary. Kanilang makamtan ng lahat ng benepisyo ng krus ng Kalbaryo, ang favor ng Diyos at favor ng tao sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Salamat po, Panginoon. And I take, Lord, this opportunity. Let us pray sa 32nd anniversary ng gawain ng Panginoon sa GSP. Thank you, Heavenly Father. Alam namin, Panginoon, may gagawin kang dakilang bagay sa araw na ito. You are only preparing your people. Hallelujah! Great and mighty things you will do in this 32nd anniversary, Panginoon, ang gawain nyo dito sa lugar na ito ng District 5, Manila. Sa panguna po ng inlingkod kay Pastora Shirley Mendiola, thank you for her life, Lord. Thank you for the strength that you're giving to her, Panginoon. Even the wisdom, Lord. Hallelujah! Kayo po ang patuloy na bigay ng kalakasan sa kanya, sa mga assignment niya, Panginoon. Alam niyo lahat ito at kayo nag-lead sa kanya, i-bless niyo siya higit pa sa kanyang pangailangan. Lagi niyong panatilihin ang kanyang kalusugang pisikal. In the name of Jesus, continue to pour out your wisdom, your grace sa kanyang buhay at palibutan mo siya ng mga tamang mga taong pinili ninyo upang patuloy na masuportahan siya at kanyang magawa ang kanyang assignment dito sa lugar na ito at ganun din naman sa Maine. Sa mga programa ang kanyang pinangungunahan o the guesting, Lord, patuloy po na pagpalain niyo siya and continue to use her mightily. Mightily for your glory. Marami pang tao ang malapit sa iyo, Panginoong Jesus. Marami pang tao magkaroon ng pag-asa. Marami pang tao ang siyang patuloy na gumaling pamagitan ng pagmi-minister niya, Panginoon, nagpapagamit sa iyo.
I-bless niyo po siya, pati na ang kanyang mga assistants, mga workers, Lord, ng District 5 Manila, and all the churches na pinagkatiwala niyo po sa kanya, at lahat na manggagawat, Pastor, and all the workers, Lord, ay punuin niyo ng kagalakan. For the joy of the Lord is their strength. Cover them with your holy blood, and let the love of Christ bind them in the name of the Lord Jesus. Salamat, Panginoon, and continue to bless all the viewers. Thank you, Lord. We give you the glory. Salamat, Panginoon. We honor you. We give you the praise. Hallelujah. Sa ilang papuri sa pangalan ng Panginoong Yesus, lahat tayo magsabi ng amen and amen. God bless po. Glory to God. Amen. To have a mind of Christ, our center of our focus should be Jesus alone. Amen. It's all about Jesus. Amen. 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 Center of the focus, Jesus, you are the Son of God, you are the solid rock, you are the center of the focus, Jesus, you're the lover of my soul, you're the lover of my soul, and I adore you only, it's all about you. It's all about you. It's all about you. It's all about you. Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you. It's all about. It's all about you. It's all about Jesus. Let's sing it verse 2. You are miraculous. Miraculous, you are supernatural. Supernatural, you are the center of the focus, Jesus. You are all powerful. You are so wonderful. You are the center of the focus, Jesus. You're the lover of my soul. You're the lover of my soul, and I adore you always. You're the lover of my soul. You're the lover of my soul, and I adore you always. For the very last time, you're the lover. You're the lover of my soul, and I adore you always. It's all about you. It's all about, it's all about you. 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 Jesus. Just people of God sing. It's all about you. It's all about. It's all about you. It's all about. It's all about you. It's all about Jesus. Once more, sing. It's all about. It's all about you. It's all about. It's all about you. It's all about. It's all about you. It's all about Jesus. For the very last time, let's sing. It's all about you. It's all about you. It's all about you. Jesus. La 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 la
offering of praise. Hallelujah.